total lockdown. Hindi ako sure ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong mabibili, anong ibibili nila? Anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan kundi mamamatay sa gutom. Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. Ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong kuno humahawak ng batas, ay aba, huwag naman sana kayo masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo, isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin nyo, na wala kaming ambag, panayreklamo kami? Aba, napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Butike yung panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Puti kayong panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Ngayon niyo ako sabihing ipabarang niyo ako. Ngayon niyo ako sabihing ipapahanap niyo ako ng Pangulo para ipapatay ako. Ngayon niyo sabihin yan, mga kupal nga, mga didiis, mga putang ina kayo.